ulamin na naman ng iyong pamilya. Ngayon kasi lagi yung problema ko kung ano iisipin kong lulutuin. Pero, meron ako naiisip na pwede kong lutuin na may kasama siyang gulay na hindi mamamalay ng mga yung mga ingredients. Pagmasdan mong maigi, ah. Oh, ready ka na? Game na! Ayan siya. So, kailangan mo ng talong, itlog, breadcrumbs, kinchide, gimili, sibuyas, bawang. Ihanda mo lahat yan, bes. Huwag na huwag ka magkukulang dahil hindi magiging masarap yan. At huwag mo kalilimutan ang harina. Yan ay isa sa mga main ingredients. Balatan, hiwain. Yan, habang hinahanda natin ang lahat ng ating mga hinihiwa, hiwain din natin ang kinchay. Tanggalin natin yung ugat dahil hindi siya maganda sa health. Hiwain natin siya at dikdikin ng maliliit. Sige, bes! Ganyan nga! Ang galing mo! Sige! Yan, yan! Ganyan nga! Sige pa! Yan, yan! Swabe lang! Huwag masyadong madiin. Iswabe mo lang, bes. Hiwain mo na maliliit yan. Huwag ka mang hinayang. Ingatan mo rin daliri mo. Huwag masama yan, bes. Okay? Okay. Alright. Yan. So, kung tapos na, ilagay mo siya doon. Ihalo mo siya dyan. Yan. Huwag kang magpapapigil. Sige, halo. Halo lang. Amo na lahat. Tsaka kamag. Habang ikaw ay nag-iihaw, taas mong ihawin ang talong kasi mas masarap siyang ihalo kung ihaw kaysa salaga. So, ang gawin mo, dikdikin mo siya hanggang sa mapinot, magkahiwalwalay ang kanyang mga katawan. Yan, pag napino mo na siya, ihalo mo siya dyan. Hindi nakikibo yan. Haluin mo po. Wait lang, may natira pa lang spam. Hiwain natin para hindi sayang. Ihalo natin para hindi siya masayang kasi marami mga taong nagugutom ngayon. Kaya mas magandang huwag tayong nagtatapo ng pagkain. Kaya dikdikin natin yan. Ihalo natin lahat yan dyan. Yan. O diba, may giniling ka na. May spam ka pa. Yun yung tira naming almusal na hindi na namin naubos. Kaya ihahalo natin sa pananghalian natin yan. Ayan, nakikita mo ba, bes? Yan nga, ganyan nga. Ganyan na mag-iitsura niyan. Pagsasama-samahin mo lang. At syempre, lagyan mo ng asin. Lagyan mo ng paminta para mas masarap. Halo-halo na yan. Sige, haluin mo. Pag-halo-haloin mo. Pag-halo-haloin mo pa, bes. So, halo ng halo. Hanggang sa magsama-sama yung mga likado na yan habang pinakahalo-halo mo. Bon, ihanda mo ang itlog. Tapos, kunin mo ang breadcrumbs. Paghalo-halo mo na yan. Yan, ang magiging itsura niyan. So, gagawin mo, tatanggalin mo yung mga nakaharap para hindi ka mahirapan. Ngayon, kukuha ka ng kutsara para pinup-pirutin mo siya. Paikot-ikutin mo siya. Paikot-ikutin mo. Kutin mo pa, parang pantalong ni Sarah yan. Ikot-ikot lang. Hanggang ma-perfect mo ang bilog, ilagay mo sa itlog. Sausaw mo siya sa itlog, hayaan mo mapuno siya ng itlog. Tsaka mo siya ilalagay ngayon sa breadcrumbs. Ngayon, kapag nalagay mo na yan sa breadcrumbs, magbibilog na yan. Diba? Nahiya pa akong kamayin eh. Kasi kung walang camera yan, kinamay ko na yan. Yan. So ngayon, ilalagay mo siya sa breadcrumbs. Papakita ko sa'yo. Yan o, oh, diba? Mas mahirap pag kinukutsara talaga. Dapat kinakamay talaga yung mahiyain kasi ang nagpe-prepare. Kaya hindi niya makamay dahil may video. Hindi ko nakatingin. Kinamay niya na yan. O yan. Pine-perfect. Pine-perfect niya. Perfect mo pa. Sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan, dai. Kaya mo yan. Yan. O yan. O. Diba nakaisa ka na after how many years? 100 years. Diba nakaisa ka na. Yan na siya. O. Sige pa. Bilog. Bilog pa. Bilogin mo lang yan, bes. Ganun ulit.
lalagyan mo ulit sa itlog. Tapos, pag nalagyan mo na itlog, yan ang magiging itsura niya. Yung example niya. Manapakagandang tignan ka lang, peachy-peachy. Pero hindi pa tapos yan. Magpainit ka ng matigang, papuluan mo, deep fry, at ito na siya, baby.